So what's up mga ka-review, this is Kensaki TV at tayo ay gagawa ng isang video reaction about dito sa video ng isang membro ng Bruce Kubrus, ano, na si Russell Bruce. Naglabas sila ng video na dun sa pag-atras ni Boy Tapang at ano kaya ang dahilan, no, ang pag-atras ni Boy Tapang dito, no. So, bago ko simulan tong video na to, nice ko munang i-promote yung mga product ni Boss Jopper, no? Sando at t-shirt and jacket, no? Avail na po kayo. Mura na at napakaganda po ng tela ng. And next naman po, pinopromote ko po yung, piniflex ko po yung channel na sa baba. Please po, doon sa mga viewers at mga organic viewers dyan, please support naman po sila. And iwan lang po kayo ng bakas, hashtag Kensaki TV, at sila na po ang bahala na magbabalik sa inyo. At doon naman sa pinlex ko, please pakibalikan po yung mga nagsasubscribe sa inyo, no? Para naman makita nila na may organisado tayo at nagtutulungan talaga tayo, no, sa mga pinimplex ko, no. Iwan lang din kayo ng baka sa Spotify sa TV para alam nila na ako yung nag-promote sa inyo, no. So yun mga review, wala na tayong inaantay at napakainit na ng araw ngayon at tara na atin ang saya sa atin itong video nila Russell Bruce, no, na kung saan is parang hindi ko alam kung ikagaganda ito, no, ikagaganda ito dun sa laban nila ni Boy Tapang, ano, kasi based dun sa napanood kong video ni Boy Tapang nung siya ay in-interview ni Makagago is sure na siya na lalaro, pero bagkos biglang nangyari ito, no, na parang bigla siyang umatras. I think may kadahilanan kung bakit siya umatras, ano, mga ka-review, no? Kasi ang isang professional boxer, kapag yan na-cancela o na-postpone ang laban, is because may problema sa health, no? Yun, mga ka-review, yun yung pinaka number one problem kung bakit na-postpone. Siguro, I think, yun din yung number one reason ni Boy Tapang kaya siya nag-cancela ng laban. So panoorin natin tong video nila Russell, no, para makita natin kung ano yung nilalaman nito. Hey yo, what's up mga menya? Ngayon, ito na yung pinakahihintay kong araw. Oras na lang hihintay ko, hindi na araw. Kasi mamaya na yung labang ko. Ito na lahat ng Bruce Kupang ko. Ayos to kasi hometown natin yung paglalabanan sa Maynila. Halos taga Maynila na rin tayo. Pero versus Bisaya, so Elson. Pero kapitay nyo to, dito atras. Kaya ito na, pakbaka na. Dito na rin si Coach. Ito, mukha referee. Coach, diba? Condition tayo. So, malalaman natin yan mamaya sa laban kung kondisyon ka talaga. Sa ngayon, Coach, wala ko nakaramdam na kabatsa. Pressure, siguro naisip ko lang na kailangan umuwi ako panalo. Inaasahan ko rin yan. Alam mo, sabi mo, mamaya na lang ako. Sa mga hindi nakakaalam, no, about dito sa Bruce Kubrus, no, kung papanoorin nyo sila, kung magbe-base lang kayo sa mga video nila na puro yabang, kayabangan lang yung nialaman. Pero eto mga to, no, pag na-meet mo to in person, is napakababait na mga batang ito, ano. Minsan kasi tayo, pagka napupuna, nakikita natin yung video na kala natin sobrang yayabang na ng mga ito, ano. Kung ano-ano na lang yung mga ginagawa. Pero, try nyo po silang i-meet. Kasi itong mga to, na-meet ko na once. Thrice pala. Thrice ko nang na-meet ito sa SF. Si Russell po, isa siya dun sa nagpagawa sa akin ng iPhone case battery. Oh, mga ka-review. And then si, ano naman po, si Jeremy Barrera naman po, isa din po siya sa nagpagawa sa akin ng iPhone 6 Plus touch IC issue. Mga ka-review. And then si, ano naman, yung isa, yung
Halikan natin to ah, para mapakita ko. Ito. Ito, ito. Itong nasa likod, hindi ko siya ganong kilala eh kasi nung na-meet ko to, hindi talaga siya palaki bo. And feeling ko lang ah, sa, para sa akin, parang nasusuplatuhan ako sa kanya. No, pero mabait po, mabait siyang kausap nung nagpagawa siya sa akin ng battery. Ano. Doon ko nalaman na yung pala yun, hindi pala talaga siya kumikibo. Hindi pala siya talaga palakibo. No? Kung hindi niya ganong kakilala pa yung tao. So, ang pinagawa naman sa akin nito is iPhone X yata o XR. No? Pero hindi niya na ituloy kasi ang nagkakaproblema po is pataya tayo yung unit na yun. Hindi niya pinagpatuloy. Parang inano niya yata sa iPhone Center. So, yung pagkagawa ko nung cellphone dito kay Sir Russell sa kay Sir Jerry Pereira is okay naman, 100% po. Nagawa naman po. So, yun, mga ka-review, no? Minsan, huwag tayong babase dun sa napapanood natin. Mas maiging bumase tayo kung na-meet na natin sila, no? Kasi napaka-babait po nitong mga to at medyo at napaka-humble din po ng mga ito, no? Si Jonas po, hindi ko siya talagang na-meet in person pero kasama yan lagi nung pumupunta yan nung SM13. One in subscribers pa lang yata sila noon, ano. Ito si Jonas, pero kung ano, napakatotoong tao po niyan, yung tao na yan. Hindi po yan plastic. Totoong tao talaga. Kung ano yung pinapakita niya, yun din po yung makikita niya sa kanya. Yun lang po yung masasabi ko dito sa mga plus ko na ito, no. Siguro yung mga ginagawa nila sa video is for entertainment only, no, mga ka-review, no. Kaya minsan nami-misinterpret natin yung mga ugali nila dahil yun nga yung pinapakita nila sa video nila is for entertainment lang para magpasaya ng mga tao. And saka po tayo mag-base kung talagang na-meet na natin to mga to. So yun lang po yung masasabi ko dito. Halos ka ba yung nila na-meet tayo? Pero versus Bisaya, so Elson. Pero kapitin nyo to, hindi to atras. Kaya ito na, pakbaka na. Ito na rin si Coach. Ito, kuwa referee. Ako nga pala, no, mga ka-review, nakalimutan ko nga palang shoutout, no, yung ating Flex channel, no. Shoutout nga pala kay Rus Joy, Kokila, Wasak Wasak Vlog, Katropa Official, Madi Katigbak, uy, si Sir Madi na naman, no, napadaan na naman, no, at si Jerome Show. No. Yan po, please, pa-support naman po sa kanila, no, mga ka-review, no. Diba? Condition tayo. Okay. So, malalaman natin yan mamaya sa laban kung condition ka talaga. Sa ngayon, Coach, wala ko nakaramdam na kabacha. Pressure, siguro naisip ko lang na kailangan. Kung mapapansin nyo po doon sa video nila is nakikita nyo talaga yung tawag dito. Ang tawag ko rin na yabang, no? May pagka mayabang talaga. Pero, actually, talaga pagka narinig mo to in person na magsalita. Ganito talaga si Boss Russell. Pero yung angas niya at yabang niya, dala-dala niya naman talaga. Kasi kahit si SM, gento rin niya magsalita eh. At isa dun sa mga naging patunay ko dyan is yung ka-work ko dun sa store na yon is tropa niya. No? Makikita. Minsan i-review ko po yon yung nagpagawa sila sa akin ng ano ng cellphone, ano, para malaman po natin. Kuya ko manalo. Nasaan ko rin yan. Umiiyak si Jelay, ako dito naiiyak tuloy ako. Ay, sabi dyan ang andun host, pero parang referee siya. Eh, tayo yung mga gupings na ano. Referee ako kasi, Russell, yung boto sa'yo. Pare, panis yan. Ang daming sasabi, mga iba doon yung suntok ng Bisaya. Eh, tanga pala kayo eh. Pre-press ako yung may kamao. Diba? Pre-press lang tayong Pinoy. Iba suntok ng Pinoy. Dapat ganoon. Oo, dapat. Doon sa sinabi ni Boss Jonas, no? Kakorek ko lang po. Halos tama po kayo. Pare-pareho mga Pinoy, pare-pareho lang naman may kamao. Depende na talaga sa diskarte, no, ng isip nyo. No? Tama po kayo. Kaso, sana hindi niya na po pinoint yung mga Bisaya.
Kasi napakarami po pag sinabi niyo mga Bisaya. So, sana sinabi niyo na lang na may pagka sa ayun nga, may skill, kumbaga sa skill na lang malalaman, no? Kasi napakapangit naman po, parang na dinidis sa ang tawag doon. Para kumbaga yung way nung pananalita nyo is minaliit nyo yung mga Bisaya. So yun lang po yung masasabi ko, peace po, Sir Jonas. So. Mga Pinoy, oh. Pero rin ang kapitain nyo, men. Kasi kinakatakutan talaga sa mga Bisaya nyo, talagang matatapang. Peace ko, ang mga Bisaya, racist din pala sa ating mga Tagalog. Oh. Sinasabi nila lang, sila lang yung mas... Hindi, yung iba lang. Oh. Sinasabi sila daw yung malakas. Oh, siguro, hindi naman siguro lahat. Kasi nakatanggap kami ng mga comments na ang mga Bisaya lang ang malakas, ang mga Tagalog hindi. Oo. Oh. Ikaw, brutal ng... Pero naniniwala naman ako na malalakas ang mga Bisaya. Kasi Bisaya rin ako eh. Half to half. Oo, oh, kaya tingin ko talaga malakas. Pero yung half Bisaya, half Tagalog ako. Wala lang yung Pinoy. Pero lakas Pinoy. Sa talino. At Pinoy tayo, Rasil. Wala lang yung at Pinoy tayo. Pero Pinoy tayo lahat. Kaya hindi naman dapat, hindi na dapat hinihimay-himay yung ganun kayo criteria. Kasi isa tayong lahi, isa tayong Pinoy. Kaya dapat, matapos ang laban ito, okay na. Bati-bati na, di ba? Yun, yun ang dapat. Napakaganda po nung mensahe nila, no? Na para tayo isang lahi lang naman talaga tayo, no? Tama nga po yan, yung pagiging sportsmanship po yung sinasabi ni Sir Russell dito. Napakagandang idea po. After po ng laban is talagang ito ang magandang ano, no? Ito ang magandang halimbawa na kung saan na may mga nag-aaway, no? Na dapat ito yung gawin. Sparring. After sparring, tiba-tiba na, no? Yun lang yung ano, yung magandang paraan. Nagkakaanuhan tayo ng galit, no? Nagkakalabasan tayo ng galit sa legal na paraan. Ako ba? No? Ang uso kasi ngayon, hindi na legal na paraan eh. Diretso patayan eh. So, yun lang na yun. So, napakagandang mensahe, no? Russell Bruce, no? Kaya hindi man dapat nag-aaway eh. Parang ano lang naman to eh. Boxing match sports. Kaya ito na. Let's go! Yung pinakasad to say dito, no? On the spot ng laban is biglang na i-cancel, no? Yung laban. So, hindi nila siguro na inform ng mas maaga o na kondisyon ng mas maaga o tinanong ni Boss Makagago ng mas maaga si Boy Tapang para malayo pa lang is na-i-cancel na nila yung. So, siguro may purpose si Boy Tapang kung bakit niya i-cancel itong laban na ito. Siguro dahil na rin sa kanyang uncondition sa kanyang pangkalusugan, ano, kaya niya ito i-cancel, ano. So, panoorin natin yung mga reaction nila rito kung tanggap ba nila yung pagkakansela ng laban. Ngayon, medyo mayroong unfortunate na nangyari. At isa pa, no, mga ka-review. Napakarami po na nag-aabang ng laban na ito. At nakita ko nga doon sa mga kumusta is talagang napakarami po ng ano na yan, kumusta rito, no? So, hindi ito talaga maka-cancel. Matutuloy at matutuloy ito. Siguro, magpapagaling na si Boy Tapang para maituloy ito. Eh, biglang umuro si Boy Tapang. Excited kami lahat dito. Ayan, malungkot kami lahat dito. Hindi namin alam kahit umurong siya. Kahit kung pinagandaan to. Tapos, tayo, naiiyak siya ako eh. Kasi matagal ko itong nintay. Tapos, hindi matutuloy. Ewan ko ba't siya umurong. Pumunta siya dito sa Maynila. Siguro gusto niya lang siguro pumunta sa Maynila. Nung nakarating na siya, ayaw niya na mag-boxing. Ewan ko, ba't yun. Basta. Tanongin mo na lang yung nararamdaman ng... Idol Boy Tapang, ba't di mo inano yung ano mo, di mo kinondisyon yung sarili mo na ano. Interview ka kagabi ni Idol Makagago na tuloy ka. Tapos nagkaganon pati ako nadismaya. Yung pinaghirapan kasi ng tao, alam ko na doon yung pinaghirapan niya na yun sa training. Pero ang hirap kasi ng training niya, alam mo yun. Kasi isa po siyang beginner, hindi po siya isang tulad mo na may experience sa boxing. Ako, may boxer po ako, pro boxer ako. Kaya alam ko yung nararamdaman ng isang ano, kasi lahat po na-apply ko sa kanya. Mahirap po kasi yung gano'n na bigla mo pong gagawin na ba-back out ka. Marami pong ano dito, excited na ngayon. Hindi ko alam kung bye-bye yung galit nila sa sarili na kaya ano, tarungin nyo lang po sila.
Yun, nadidisappoint ako sa nangyari. Pero wala eh, wala tayong magagawa. Yun na pagdesisyonan. Ang sa akin lang, sayang lahat ng hirap na ginawa ni Russell. Tsaka sayang din yung pagpapagulpi ko kay Russell eh. Yung sparring, napakahirap. Sobrang layo nung hinabol ni Russell na training. Kumbaga sa ano, kulang na kulang pa. Talagang finish lang talaga ni coach na maging maayos yung lahat-lahat. Tapos nawala lahat, back to zero. Actually, idol boy Tapang, ano, si Russell po ay maraming pong injured yan. Sa daliri, sa race. Dahil sinabi ko na ituloy kahit sinasabi niya na ano, pinipilit lang niya talaga. Kahit ako, ayaw ko siyang pag-anohin, pag-mitsin, pag-ano, trainingin ng ganun. Pinipilit na kasi alam kong bakit excited siya dahil napakalaking laban kasi ito, idol eh. Maraming nakapusta sa'yo, malaking taya sa'yo ito. Ang beginner po kasi, kaya ang hirap po kasi yung ginawa mo ngayon. So, bahala na kung anong mangyayari ngayon sa'yo. Hindi ko alam. Very disappointed kami ngayon kay Boy Tapang. Si Boy Tapang kung ano-ano kinakain niya bago nito lang. Biglang sumakit na lang yun dyan na may kinakain kung ano man na ano. Ba't ganun? Ba't ngayon pa? Ano ba ang gusto mo? Hindi ka ba kulang ba ang paghahanda mo? Sana sinabi mo ng maagang lahat kung ano talaga yung balak mo para pagdating ng araw na to, edi malaman ako anong malaman. Yun nga, kaya hindi natuloy. Ano sabi mo kasi bumakout siya? Ay, bumakout siya? Wala. Yun to. Boy, hindi na Boy Tapang. Kayo na mag-comment dito kung anong boy na siya ngayon. Hindi siya Boy Tapang basta. Yun lang. Nakakalungkot talaga kasi hindi talaga natuloy. Ito, hindi ko na, sino kaya to? Ano kayong pangalan nito? Ito maalala ko nung name nito eh. Ang kilala ko lang talaga yung si Sir Jonas at si Sir Barrera, GM Barrera at Sir Russell. Sila tatlo lang talaga yung malimit na makamit ko doon sa SM. Bad trip ako, men, kasi nag-vlog pa ako. Dito sa vlog ko, tuloy Russell versus Boy Tapang, boxing na. Wala pa pala, borang. Abangan nyo lang next week pag yun ay natuloy. Ewan ko ba, sumakit daw yung chan. Sex bomb. Wala tayong magagawa. Si Boy Tapang kasi sumakit yung chan. Siguro kung ano-ano kayo na, hindi sanay sa pagkain na Maynila. Tsaka yung sa tubig na ano siya. Nagdun, hindi sanay yung katawan niya sa tubig dito. Siguro dapat nagdala siya lang ano, tubig ng Cebu. Hindi na rin sa Maynila. Para okay siya. COVID rin. COVID rin ang comment ito. Itong tao na to, kilala ko to eh. Nag-ano to eh. Depth Store. Alam mo, nag-salesman to sa Depth Store ng SM. Tapos nung medyo nakilala na sa Vines, nag-resign, no? Basta na-remember ko tong nagagalan ako yung Boy Tapang. Ito pa naman si Russell, kondisyon na. Talagang palaban na. Talagang sasarang na lang. Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Boy Tapang, garam. So, ayun, di natuloy yung laban ni Russell tsaka Boy Tapang. Sayang, kasi si Russell, kumbaga, nag-training siya ng matagal. Tsaka ready na yung ano ko, yung pang-montage ko kay Russell. Nabivision ko na yung may kita kong binubuhat na namin si Russell, tsaka yung pag-iyak niya na panalo siya, ganun. Kaso wala. Pero still, hindi ko alam kung ano masabi ko kay Boy Tapang eh. Siguro, ito, men, sa ito, ano. Ito, mga radio sa personal, makulit talaga to, itong matapang to. Isa rin to, lagi ko nakikita to doon sa pasilyo nung SM pag sila na andun nung mga panahon na tumatambay pa sila doon nung hindi pa pandemic, no? Nakakatawa talaga to, itong ano na to. Napakan professional nung ginawa mo. Pero kung masakit talaga yung dyan mo, magpagaling ka. And yun. Para sa Boy Tapang, so, si wala makakay problema. Ito talaga ang idol ko sa kanila lahat. Yeah. Napakabait. Napakamalumanay magsalita, napakabait na tao, and nakikita nyo naman doon sa mga vlogs niya, no? Talagang may pagka-professional talaga yung kung paano siya mag-handle at mausap ng tao. Alam ko na kung mabait ka, pero unfortunate event like this na biglang sa mga chan mo. Pero si Russell talaga, kasi ikaw may experience ka na sa pagbo-boxing, di ba? Lumaba ka ng amateur boxing, si Russell kasi talaga wala. So kung alam niyo na yung sacrifices na ginawa ni Russell na talagang hindi niya nagbablog na maaga, focus lang kasi mahirap eh. Alam niya mahirap ang kakalabanin niya, ikaw. Kaya talaga pinaghanda ka niya. Tapos kung kailan handang-handa siya, excited na siya, ready na siya. Tapos ganito pa yung nangyari. So nakaka-dismaya lang. Pero yun nga, sabi ko sa bakit yung ano mo. Yun kasi nga, sobrang hirap ng ginawa ni Russell sa pagka-training niya. Ang dami niyang nilimitahan niya yung sarili niya para lang maging kondisyon. At ngayon kung kailan ramdam niya na kondisyon siya, excited na siya, doon pa hindi natuloy. Pero yun nga, pagaling ka sana, okay ka lang. Sana rin magandang lapin yung mapakita nyo. At sana rin hindi na disappoint yung mga tao na suporta sa'yo. Yun lang naman. God bless sa'yo, bro. At pagaling ka.
ano, excited kami lahat dito, tapos sumurong ka na lang ng parang walang nangyari, ayun. Yun, naiinis ako sa'yo, sa totoo lang, lahat kami dito, barangin kasi kala namin eto na, tuloy na yung laban. Yun, tuloy mo lang yung pag-inom mo ng tubig kanal, bye. Tubig kanal? So, yan, guys, sobrang nakakalapot. Tama naman, no? Tubig kanal? Kasi hindi nakalaban niya yung si Russell. Sobrang nakita namin yung preparasyon na ginawa niya. As in, ang aga-aga niya gumising para mag-training. Tapos yung training niya, sobrang hirap talaga. Tapos ang aga-aga niya matulog para syempre hindi siya puyat. Para lahat. Tapos yung mga kinakain niya talaga, hindi niya na talaga kinakain yung laging kinakain niya. Tapos alam na alam ko yung mga sinacrifice ni Russell, yung alak. Yung alak kasi sobrang, alam niya naman yun na lasanggero si Russell. Sobrang dami niya talaga ang sinacrifice dito, tapos biglang sa isang iglap ay mawawala. So, kala ko pa naman ng ayos-ayos ni Boy Tapang na sobrang excited, as in sobrang excited kami lahat dito sa laban. Pero good luck pa din kay Russell kasi matutuloy pa naman yung laban nila. So, mag-train ka na lang ulit ng sobra-sobra para sure na talaga na mananalo. Ang masasabi ko lang, parang ano, yung buong Brusco fam is nadismaya. Kasi alam nyo yun, sobrang ready na sila. Lalo na si Russell, nakaayos na siya, parang kagabi pa lang nagre-ready na yun eh. Nais niya naka-jela yung bag niya. Tapos yung buong Brusco, nasasama dapat. Kasi full support talaga to eh. Nakabisa silang lahat. Hindi parang pag, nung pagkasabi na, ay, nagkaganto daw si Boyta. Parang nakakapanlambot, no? Miski kaming girls na hindi kasama doon. Kasi syempre support kami dito sa bahay. Yun, parang ang gara kasi talagang mag-prepare yung tao na lalaban. Tapos biglang malalaman mo na hindi tuloy nga yung araw na to. Parang nasayang yung effort. Pero sabi naman, meron next week. Pero iba pa rin yung schedule na binigay. Yun. Ang sad, Jay. Baka hindi lang yung nakatae. Hindi, parang... Hindi kasi siya condition ata talaga. Hindi ko, hindi kasi natin masasabi, pero syempre, baka may ano siya, may ano to? Hindi ko, it's either kasing nag-reason out, or yun nga, totoong ganun. Pero, ang labo na sasakit lang yung chan ni Boy Tapang, kutsa kung ano-ano nga kinakain niya, tapos sasakit yung chan niya, diba? Pero wala akong ano kay Boy Tapang, wala akong galit kay Boy Tapang. Parang mapapaisip lang ako, bakit sa dinabi-dami ng araw nasasakit yung chan niya? Ngayon pa. Diba siya, nakain siya kung ano-ano, tapos... Ngayon magbo-boxing lang siya, ngayon pa sasakay yung chan niya. Hindi pa naman siya nasusuntok. Pero yun lang, kay Boy Tapang, men, pagaling ka na lang. Tsaka, ano, sobrang aabangan namin yung boxing nyo ni Kuya Russell. Good luck sa'yo, men. Kaya pa lang yan. Kaya naman ang baka naman kasi hindi ka kumain. Kasi sumakit-chan mo, baka nagpalipas ka ng gutom. Ako ka. Sobrang excited. Sobrang excited, di kumain. Makit tuloy-chan mo. Ikaw, Sam, masabi mo. Oo, si Kuya Russell din mo kasi marami. Kaya, pero si Russell may tama si Russell. May ano nga yun eh, may yung parang may ano siya dito sa chan. May tahe. Binente ata. Binente ata yung bumili iPhone. Hindi. Yung parang baka... may ano siya, yung Makate. Ngayon. Ano yung bune? Hindi. Yung parang mga, ano, basta mapula ngayon. Ah, bootleg. Bootleg ba? Hindi. Parang kinagat ng lamok. Hindi. Ay, naku ba? Wala, ayaw na. Iba na topic ni Mark. Oh. Ayun, sobrang kagising ko lang kasi. Tapos nalaman ko, ano, hindi pala, nagtaka ko, pati pa sila umaalis kasi nung oras na kanina pa sila bihis, yung pala hindi tuloy yung laban. So, yun, sobrang, ano, lungkot kasi. Si Russell, kitang-kita naman sobrang excited na. Pero, sana matuloy pa rin. Yun, kung matutuloy next week, yun lang. So, ano daw masasabi ko kasi hindi natuloy. So, nakakalungkot kasi ready na kaming lahat. Kumusta na nga kay Russell eh? Tsaka manonood na lang mamaya sa laban. Kaso, feeling ko natakot yun kay Russell. Kaya ano siya, kaya umurong. Para makapag-ensayo pa siya. Pero okay lang yan Russell. Alam namin ko pa rin yung mananalo. Kahit na naurong yung laban. So, masasabi ko lang guys, medyo inis na inis ako, ang dami kong inaway na isasabong. Kasi sa totoo kasi dapat ano si Russell eh, kumbaga panalo talaga dapat, sabi nga ni coach kanina. Kung totoong boxing yan, dapat panalo na si Russell. Kasi ano eh, kumbaga parang yung manok may sakit. So yung manok na pinustahan dapat, kapupusta ko lang ng 1,000. Oh my god. Bali, yun nga, dalawa kasi yung nasa isip ko, syempre hindi ko naman kailan sa Boy Tapang. Kung totoong may sakit ka bro, pagaling ka. Mag-pray ka, magpagaling ka. Pero kung para ang paano nasa isip ko, pwedeng napakadaling pwedeng mag-reason na sa tiyan ko doon lalaban, saan ka magte-training pa kasi ano yung parang kulang pa. Kasi si Russell ngayon, mga yak-yak niya kanina, kaya ako sobrang nainis talaga ako kasi ready na eh, game nag-eto na eh, suntukan na eh. Sabi, ang dami niyang sinugal sa pagbablog niya, hindi siya na nagbablog, gawa nga, sobrang training sa boxing. Guys, eto naman sabi ko, kung napapanood yung mga TikTok ko,
about training sa basketball, walang-wala pa yung mga training ko sa training ng boxing. Ang boxing, nasasaktan ka pa. Ako, siguin mo ako sa basketball, bubuntaling kita eh. Eh doon, bawal kang mag-alit. Kumbaga dapat, meron kang ano ba tawag dito? Oh, may self-control ka. Tapos si coach, napakabait. Ay, tanong loko mo dyan, si Russell. Oh, hindi na masyadong bababay. Ay, ano pala, hindi na, ay, sorry, Jelay. Alam mo yung, basta focus lang talaga. Yun ang sasabi namin, focus. Si Russell, lagi sinasabi niya, enjoy mo ng laban, lahat ang turo sa'yo ni coach. Yun ang isipin mo, huwag ka manggigitin. Pero yun, at ba ganun? Boy takot ba? Hindi na ba boy tapang? Pero hindi, sige. Abangan namin live ni kay MG. Kung ano ba talaga yung ano. Kasi ako, kahit ako, tarantado ako. Pwede ko rin po-hospital si Russell. Kung sakaling ano, si Russell ay condyo na, parang hindi ko pa kaya. O, kadali-dali lang naman kami nun. Pero, sige. Maniniwala na akong ano, masakit yung tiyan mo. Kasi, nasa tubig din yan. Kasi sa amin kasi, mga pinsa ko na galing Bicol, iba yung tubig namin sa Cavite, nasakit din yung tiyan. Pero hindi abot ng 1 week yan. Kasi kung magpa-hospital ka muna, sige. God bless na lang sa'yo, bro. Nanginis talaga kami. So, ayan mga kamenya, kayong kitipay sa amin dyan. Tapos na ako mag-interview sa lahat ng nasa Brusco Farm. And ako na lang ang kulang. Yun nga yung sasabihin pa ni Russell. So, ang masasabi ko lang kasi, naiinis din kasi ako eh. Kasi si Russell, sobrang ano na siya eh, handa na. I mean, nasaan na siya? Ano bang tawag doon? Kondisyon. Na, kinondisyon niya yung sarili niya kahapon pa, bago tong laban na to. Kasi pinaghanda niya tong araw na to, kaya nagpa-kondisyon siya kahapon. Yun, nagpahinga siya. Kasi pinaghahandaan kanya eh, sa totoo lang eh. Tapos, yun nga, kung masakit man talaga yung tiyan mo, yung magpagaling ka, pero ako rin, nasakit tiyan ko, pero hindi ako maabot ng hospital, hindi tatagal. Ayun, nagtataka din ako kasi, di ba, nakain ka nga ng kung ano-ano, tapos, yun, sumakit yung tiyan mo ngayong araw pa ng laban. Parang nawala kasi yung pagka-professional mo eh. Sa totoo lang kasi sabi ni coach, yung sa totoong laban niyan, ano, talo ka na dapat. Napansin ako rito, ang ganda ng media sa tabi niya. Panalo dapat si Russell. And ayun, syempre, lalaban pa rin naman kami ng patas. Lalaban pa si Russell ng patas. At sa mga nagsasabi niya kay niya. Boy Tapang, hindi niya napapansin yung paa. Parang nagsilbing mic yung paa niya. Yung paa. Sige lang, dun lang kayo. Pero kami, kay Russell pa din kami. And ayun nga, makasabihin nyo na naman, scripted na hindi totoo ganun. Eh, tanungin nyo na lang yung idol nyo kung bakit, diba? Kasi parang umurong siya ngayon eh. And yun nga, nalulungkot ako para kay Russell, kay Mahal, kasi yun siya, nag-training siya ng puspusan. Maaga yan nagigising, maaga yan natutulog, disiplinado sa sarili. Inalis niya yung mga hilig niya, yung pag-iinom, inalis niya yan. Talagang nagdisiplina siya kasi gustong-gusto niya talaga to eh. Hindi dahil sa pera or kung ano man. Gusto niya tong sport na to. May pinupusuan niya. Yun, kaya yun lang masabi ko, naiinis ako. Sana pinaghandaan mo rin si Russell, di ba? Yun. So, yun lang. So, yun nga, gusto ko lang sabihin na kung fighter ka, dapat, kahit anong iniinda mo, dapat, yun nga, lalaban ka pa rin. Si Russell kasi marami iniinda, injured yan sa kamay, injured yan sa, ano niya, mga balibalikat niya kasi sa sobrang training niya, sinacrifice niya yung pagbablog niya, ayun, tapos, sa sobrang pagka-fighter ni Russell, gusto niyang lumaban, sa gustong-gusto niya talaga. Ano siya, parang gusto niya pa rin lumaban kahit may nararamdaman siya. So, yung sakit ng chan kasi, feel ko pambata lang yan, pero magpagaling ka na lang din talaga. Kung masakit nga talaga yung chan mo. So, ayun nga. God bless na lang sa'yo. So, what's up, mga Maniac? Medyo naiimsimasan na ako. Tapos medyo naka-move na ako. Pero hindi pa rin ako nakapag-piso. Kasi medyo maasa pa rin ako natuloy. Hindi talaga ako mapaniwala na umurong si Boy Tapang. Kasi hindi ko nakikita ng uurong siya eh. Alam ko, ready siya. Alam ko yung interview niya kay Kuya MG. Gutom siya. Sabi niya, excited na siya. Gusto niya ng lumaban. Pero ngayon, last minute, biglang sabi niya kay Kuya MG. Tumawag si MG kasi kanina. Hindi daw tutuloy si Boy Tapang, umuurong daw, nasakit daw yung tiyan. Ewan ko kung totoo man yun, magpagaling na lang siya. Saka kung next week sana, next week tuloy na, wag na siya umuurong. Kasi sabi, next week na lang daw. Ewan ko kung bakit umunta siya dito sa Manila. Nasakit na daw pala tiyan niya nung ano pa lang, nung Wednesday pa lang. Di sana nung mga panahon na yun, sinabi niya na agad para at least nagawa ni KMG ng paraan para ma-extend yung laban. Tama yung sinabi ni Sir Russell, no? Before the fight, 3 to 4 days ago, dapat sinabi niya na masama na yung pakiramdam niya para hindi umasa lahat ng mga pumusta at yung mga gustong manood ng laban na to, no? Ibang tao, iniisip si QMG may kasalanan nito kung ano-ano man. Pero sa nangyayari ngayon, hindi to kasalanan ni QMG, hindi to kasalanan namin, ng team namin. Sa kanila to, kasi yun na nga, last minute, umurong sila. Ang laki ng nagasto sa event na to kasi yung ring doon, yung venue, yung mga magsaswap test sa amin, lahat yun, cancel dahil sa nangyayari to. Pero syempre, hindi naman sa concerned din naman tayo sa kanya kasi siguro hindi talaga siya sanay dito sa Manila. Siguro nadali siya sa tubig. Siguro, iba kasi tubig dito tsaka doon eh.
yun sabi ng mga kaibigan ko na nagpapayo sa akin. Kasi marami na nagchat, bakit daw postpone yung nakalagay doon? Ang sabi ko na lang, yun nga, murong si Boy Tapang kasi nga daw nasakit daw yung chan niya. Pero tingin nyo, paano kung ako yung umurong? Paano kung biglang ako yung umayaw? Diba? Sigurado garit kayo. Kasi iniisip nyo, duwag ako, ba't ako lalaba kay Boy Tapang? Tsaka mahina ako, yun yung iniisip nyo, diba? Paano kung ako yun? Tsaka isipin nyo, ang daming nagko-comment sa akin, nagsasabi na umurong na ako, pero hindi ako umuurong talaga dahil determined. Minado talaga ako dito, pero siya, ang dali niya lang. Ito lang yung masasabi ko rito kay Sir Russell. Kay Sir Russell, based dun sa pagkakilala ko sa kanya, nung na-meet ko at nagpagawa sa akin siya, may isang salita tong tao na to. Nakapag sinabi niya yung, pag sinabi niya yung bagay na yon, pangangatawanan niya yun, at talagang aanuhin niya yun, gagawin niya yun. So, dito, yung sinabi niyang determinado siya na makalaban, no, si Boy Tapang, is talagang gustong-gusto niyang makalaban. Na kahit na, yun nga, gaya nga sinabi ng coach niya, may mga nararamdaman siya, mga injured din, is itutuloy niya pa rin yung laban para lang hindi masabihan ng mga manonood na yun nga, duwag siya, gano'n. So, dapat, gano'n din ang ginawa ni Boy Tapang. Ano? Siya nag-cut sila dun sa laban, bagkos kahit anuman yung nararamdaman niya, at hindi naman fatality ang mangyayari, is tinuloy niya na sana. So, at least mapapatunayan niya na masama talaga ang pakiramdam niya, na kung suntukin man siya, kung matae man siya kapag nasuntok, wala tayong magagawa nun. Masama pakiramdam niya, pinili. At least mapakita niya na totoong masama yung pakiramdam niya. Yung ba, no? Mga ka-review. So, yun lang yung masasabi ko dito sa sinabi ni Sir Russell. Umurong. Yun lang iniisip ko, paano kung ako yun? Paano kung ako yung umayaw? Pero, dahil nga... Tama, kasi makikita nyo sa lahat ng mga video ni Sir Russell, marami yung nagko-comment na yung undefeated nga, undefeated. Ano nga siya, ang tawag doon? Dihado nga siya, kumbaga. Malaki yung liyamado ni Boy Tapang dahil unang-una, si Boy Tapang is meron na siyang, tawag dito, meron na siyang karanasan sa pagbo-boxing, no? So, lahat talaga ng... Mahirap yun na yung oras na lalaban ka tapos makikita mo yung mga comment na hindi maganda. Is parang nakakabawas yun nung aggressive mo, no? Na lumaban, no? Pero sa kanya, ipinagpatuloy niya pa rin, no? Pinaliwala niya yung mga comment ng mga tao sa kanya. Ito, ako sa inyo, gusto ko ibigyan ng magandang entertainment. Hindi ako uunong sa laban na to. Iintayin ko na maging ready na siya, iintayin ko na maging game na siya para matuloy itong laban na to. Manalo matalo, at least, natuloy, at least may nangyari. Matagal ko na itong iniintay, tapos ganito pa nangyari. Kaya medyo emotional talaga ako kanina, hindi ko na napigay lang umiyak. Kaya ito, yun, sana matuloy din to. Sana magpagaling ka, Boy Tapang. Ako naman na hindi galit sa'yo, siguro. Talagang may naramdaman ka lang talaga. Ayoko rin naman na labanan ka ng ganyan. Re-review pa ako. Bakit? Oh. Ay, napakagaling mo, no? Babay pa ako ilaw. Ang condition mo. O siguro kung kulang ka pa sa condition, hindi, sige, mag-training ka pa rin. Magte-training din ako. Pero hoping pa rin ako na matutuloy to. Sabi naman daw ni KMG, next week daw, tuloy na. Tapos, bali maging mangyari kasabay na to ng laban namin, laban ni King tsaka ni Jules TV. So, yun lang siguro sasabihin ko ngayon. Medyo naiyak pa rin kasi ako Kasi excited na excited ako kung makita nyo yung intro ko kanina. Sobrang excited talaga ako. Tapos biglang hindi pa natuloy. So, medyo bad trip lang din talaga ako. Tapos, yung bali betting, yung pustahan doon sa online sabong, tuloy pa rin naman siya. Kaya lang, extend lang siguro next Friday, tuloy na siguro siya. Nakaiboy Tapang na yun kung kailan niya. Basta ako ready ako kahit anong oras, kahit anong araw, basta game na ako kahit anong araw. Excited na nga talaga ako. Bali, pwede pa rin kayo magpusta, pwede pa rin. Extend lang talaga yung araw ng pustahan tsaka araw ng laban. Yung pera nyo doon, andun pa rin yun, hindi yun mawawala. So ngayon, kung gusto nyo pa rin, yung sa mga hindi pa rin nakapag-register, wala pang account sa online sabong, pwede pa rin naman kayo mag-register. Yung link nasa comment section siya, makikita nyo siya doon. Tapos madali lang naman mag-place na maglagay ng credit doon kasi pag may account na kayo doon, punta na kayo sa Minubar tapos may ad credits doon. Pag napunta sa ad credits, may Gcash doon. Yun, makapaglagay kayo sa pamamagitan ng Gcash. So dito na siguro tatapusin to kasi medyo bad trip. Magpapahinga na lang muna siguro ko tapos bukas balik sa training kasi hihintayin ko yung sa... So yun mga ka-review ha, natapos natin tong video vlog no ni Sir Russell about sa pag-atras ng laban ni Boy Tapang no. Ang masasabi ko dito no,
dapat kahit ano man yung nararamdaman ni Boy Tapang, itinuloy niya. Maliban na lang siguro if kung ang nangyari sa kanya is malala, is magiging sanhi ito ng pagiging fatality or malala kung ipagpapatuloy niya, no? Depende, hindi rin natin kasi alam kung ano yung naging problema kung bakit ito na i-atras ni Boy Tapang, ano? Ang sabi lang ni Makagago is yun nga, nagkaroon daw siya ng pagsakit ng tiyan, ano? So, sa ganong reason is parang napaka-weak, napaka-hina ng reason na yun, no? Ka-review, no? Dahil nakita nyo naman yung puspusang ensayo ni Russell, no? Pagdating dito sa laban na to, no? So, wala tayong magagawa kundi ang abangan uli ang laban ng dalawang ito, no, mga ka-review, no? Sayang lang. At isa rin ako sa mga nag-aabang sa laban na ito, no? So, hanggang dito na lang yung aking video, mga ka-review. Sana kayo ay laging suportahan nyo ang aking video, no? At kung ikaw ay bago or napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell para lagi kayong update, si Palaway ko. At para lagi kayong updated sa mga bago ko pang video na i-upload, no? And please like and comment and share po, no, mga ka-review. So hanggang dito na lang. Peace out.